guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, we will be doing a Shopee haul. So, i-insert ko na lang dito yung shop na pinagbilhan nila and also the prices. So, lahat to ay in a good condition unless sasabihin ko kung ano yung issue and yung mga hindi ko nagustuhan dito. And after that, I will be inserting clip na when worn ko na yung product. So, without further ado, let's get started. So, let's start with the first item na ipapakita ko sa inyo. So, I got it for only 65 pesos. And, ang tela niya ay spandex. Hindi ko ina-expect na maganda siya in actual. And, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng nabili ko. Mga other jumpsuit na meron siyang parang buttons dito para pag iihe, hindi ka naman hubad na hubad, hindi ba? Pero, ito ay wala. Pero, I like it. Ang ganda nung fitting, ang ganda nung pagkaka- higpit niya sa body and hindi ka nagmumukhang bloated or hindi nagiging bakat na bakat yung chan mo. So, super sakto lang siya. And kahit na super nipis nung tela and spandex lang yung tela niya, maganda naman yung pagkakalapat ito. So, if you want to use it as a swimwear, siguro sinasuggest ko na maglagay lang kayo ng mga undergarments like sleeveless panty and sleeveless bra para naman hindi over kitang-kita na yung mga babakas sa katawan natin. So this is a 65 pesos. Okay, mag-expect na super kapal nito since spandex nga yung tela niya and hindi naman siya double lining. So the next one item is this puff sleeve. This is in the color of lilac. So, I bought this for only 99 pesos ata dito sa shop na to. Yung tela niya, hindi siya spandex, hindi siya manipis na meron kasi ako nabili nito before na puff sleeve na white na gantong-ganto din. And binanta ko siya kasi nakikita yung inner garments mo. Pero itong tela nito, super great deal nitong nabili kong bagong puff sleeve kasi kahit na printed or colored yung inner garment mo, hindi siya ganun ka-visible. Super pretty lang talaga nito and super princess type. So guys, for the next item ay itong color mustard. So mustard ba to? Na top and puff sleeve din siya. Since super hili ko nga ngayon sa puff sleeve. And grabe sis, yung color, hindi ko ina-expect na ganito ka-bright yellow. So, ang tela nga pala nito ay spandex and medyo na-disappoint lang ako sa tela nito kasi hala ko yung tela nito is chalice type na tela pero naging spandex siya pero okay lang naman. Naging nabagay siya sa skin type ko and super flattering ng tela. Pwede mong i-adjust if you are conservative dito. I-adjust mo dito kasi natatanggal naman itong pagkabuhol na to and pwede mo siyang higitin kung ayaw mo ng sobrang taas and if gusto mo naman ng sobrang taas, pwede mo siyang itaas syempre, diba? So, ayan, nahihigit siya dito. And, ayan. Love it! So, for the next item, matagal ko na talagang gustong bilihin to as in, pagsuot mo to sa beach or pagsuot mo to sa mga lugar na maraming green, super ganda and super flattering niya. Tapos, lagyan mo lang siya ng gold necklace and mag-short ka na maong short. Tapos, ayan, perfect na, aurang-aura ka na sis. And I'm so happy that I got this na. So, ang price nito is, nabili ko to for 119 ata and may voucher ako nun. Kaya mas nakatipid ako. For the next one, super medyo na-disappoint ako kasi hindi ko ina-expect na ganun yung magiging outcome niya. Since yung nasa picture ay eto, yung dumating ay pangit yung tela na parang alam nyo yung t-shirt na mumurahin lang talaga. Pero mura ko lang naman talaga ito nabili. I got this for only 79 or 89 pesos. Ganon. Yung pagkaka-color niya kasi, okay, acceptable. Pero yung pagkaka-print niya, like, ayan, super laki. And dun sa picture, maliit lang yung pagkaka-print niya. And parang, eto ngayon, super kita-kita na, ay, taklob na yung buong chest area ko. And print niya,
parang yun yung nakukudkod. Tsaka pag nilabhan mo naman pa ulit-ulit, magugusot or kaya papangit yung quality ng print niya. And dun talaga ako nalungkot. So, I will just sell this na lang para hindi sayang yung pera. So, I'll be inserting yung clip and eto siya. Guys, for the next one ay etong pop sleeve ulit. So, siya is in the color rust, orange, and pop sleeve siya. So, medyo crop top to. So, ang ganda nito. And also, guys, ang ganda ng pagkakatahi niya. Hindi ko ina-expect na maganda ang pagkakatahi nito kasi I got this for only 59 or something like 69, ganun. And ang ganda niya, so meron kasi akong gantong damit, gantong klaseng puff sleeve na in avocado na kulay. And nabili ko yun, medyo pricey. Pero ito, 59 lang, medyo kaluka-like sila. And mas gusto ko yung tela nito kasi breathable yung tela nito. And yung unang nabili ko na avocado ay medyo makapal yung tela. And yeah, ang ganda lang nung pagka-puff nito kasi ganong-ganon. I'm happy with this. So, ayan siya. Oh, ang ganda nung pagkaka-color niya sa camera. So, ang ganda nito pag sa picture. And, ayan. Next one is this puff sleeve na color white. And, eto siya. So, ayan. At parang dumidilim. So, eto siya, puff sleeve na color white. And medyo nalungkot lang ako dito kasi ang nipis nung tela niya and spandex siya. Tapos, hindi siya double lining kaya kitang-kita yung inner garments mo. Like, yan oh. Pag pinatong mo dito, kita-kita ang color green. Pero hindi ko din nagustuhan dito is hindi siya ganun katulad nito ka body fitting. Hindi siya fit na fit and hapit na hapit yung katawan mo. And ito medyo maluwag. Tapos ay super kita pa nung inner garments mo. So I got this from this shop. And mura lang siya guys ha. Parang wala pa tong, dito aabot ng 70 pesos. Kaya binili ko din to. So guys, for the next one ay itong, ewan ko kung top to. Kung may kakategorize sa top. Kasi bralette siya. So ito siya. And yung likod niya, ayan, parang backless bralette siya. So, usong-uso kasi ngayon yung gantong mga bralette, diba? And ayan, parang medyo rib yung sa may boobs area niya. Tapos dito sa ano, super garter siya, ayan. So, nagustuhan ko lang to. Kasi, alam niyo yun, parang bagay kasi to sa mga maong pants, ganun, sa mga boyfriend jeans. And pagsuot mo to, parang eto, di ba? Parang sexy-sexy tignan. Yung ganito niya, parang string lang and stretchable. So, may removable padding siya na color black. Pero hindi ko na i-remove kasi baka hindi ko maibalik. So, ayan. Ang ganda din nito. So, pwede pang gym or if you want to be confident sa paglabas na naka-bralette ka. So, nasa diskarte mo naman yung at sa nasa kung saan ka pupunta. Got this for only 39 pesos from this shop. So guys, we're down to last 3 items. And etong next na ipapakita ko sa inyo ay isang white t-shirt. Pero super natuwa talaga ako kasi kumpara dun sa unang black t-shirt na pinakita ko sa inyo, mas maganda yung tela nito. And mas nagustuhan ko yung pagkaka-print nito. Parang medyo oversized siya kasi small ako and parang medium size siya. Ay super pretty kasi tingnan nyo. Ta-da! So, meron lang siyang print na ganyan na kulay orange. And nauuso kasi ngayon yung mga orange, emerald green na color. And yung tela nito guys, hindi siya ganun kanipis na makikita yung inner nyo, hindi. And ang ganda niya kasi medyo breathable yung tela nito. And yung print niya, parang naka-engrave talaga siya dun sa mismong t-shirt. Hindi siya yung parang katulad nung unang black na t-shirt na parang pwede mong makot-kot. And ito, parang part talaga siya nung t-shirt. Ewan ko kung paano yun. So, ayan. Kita-kita siya. Tsaka kahit na gusutin mo, hindi magugusot yung mismong print niya. So, I got this for only 89 pesos dito sa shop na to. And I'm so happy about this.
So for the second to the last one, this halter top, I got this for only 39 pesos or 29 pesos dito sa shop na to. And nalungkot ako kasi hindi ko talaga na-expect na randomly pala nila ipapadala yung color. And akala ko ipi-PM yung seller. Hindi ko naman sinabasa sa description box. But ayan, so ang pinadala nila sa akin is white and gray. Pero nag-shoot ako, sabi ko, ang mas prefer ko na color is yung black and white. Pero hindi siguro nila nakita kaya hindi nila nag-rant yung wish ko. Pero eto siya. So, ordinary halter top lang siya. Spandex type din and stretchable siya. So, wala naman akong nakikitang defect dito. Ang hindi ko lang talaga gusto ay yung color niya na gray and white, which is parang hindi magandang combination pag sa damit. Kaya, ibebenta ko na lang din siguro to. Pero, I love this din. For the last one na nabili ko sa Shopee, ito ay galing pang overseas. Kaya ito yung pinakahuling dumating sa lahat. Exceed naman siya sa expectation ko. So the quality is so good. So ito siya. Ang ganda lang, parang kikay-kikay type ka lang. Then, meron siyang 4 pieces na strap dito. 2 pieces sa harap and 2 pieces sa likod. Tapos yun yung itatali mo to make it a strap. So, ang ganda nito, meron siyang available na color na mga yellow, black, white, maroon, and purple. So, this color is purple. And what I like about this is yung tela niya, para siyang knitted. Knitted ba yun? Pero ayan o, oh, yung tela niya. Sana makita sa camera. And ayan. Tapos, ayan yung kanyang print para talagang in-engrave. And ayan. So, ito ay crop top, guys. Ganyan siya. Yung ano niya, hanggang dun lang. And, ayan, ang ganda nito. So, I'm happy with what I bought so far. Dun lang naman sa mga sinabi ko sa inyo, dun lang ako na-disappoint. Pero dun sa halos lahat ng nabili ko, ay super happy ako. So, before this video end, I would like to thank Lovey for buying these clothes to me. So, super na-appreciate ko talaga na siya ang nag-insist na, oh, sige, mag-Shopee haul ka na. Then, siya na ang bahala. So, ganon. Super happy and super blessed na meron akong bagong clothes. And, ayun, some tips lang, guys, bago kayo bumili sa Shopee, make sure na i-check nyo muna yung mga review dun sa product na bibilhin nyo. So guys, yun na po nagtatapos ang ating video for today and I hope na nag-enjoy kayo for our Shopee haul. So for next video po, abang-abang lang and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and also hit the notification bell para ma-notify kayo for my next upload. So see you on my next vlog. Bye!